kang tinig ni Jesus, ang tugon ko'y ayo sa kailang at daing ng tao. Ang tugon ko'y ayo. Ibabalita ang pag-ibig at ang dakilang pag-asa. At kung ako'y magbigo, Jesus pasaklolo, pagkat ako'y nagpasyang hahayo. Maganda kayo po. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po muli sa ating po programa 777 Devotional and Prayer. Sa ngalan po ni Pastor Erico Viernestrono, ako po na po ang mag-host sa inyo. No? Siya po ay papunta ng Pangasinan at siya po ay nababiyahe sa mga oras na ito. Kaya naman, sa ating pong patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at patuloy na pananalangin, ay inaanyayahan ko na tayong lahat ay humarap sa ating Panginoon na may pagpapakumbaba at patuloy ang ating pong papuri at pasasalamat sa Kanya. Okay? Nagmamatulin po ang panahon, March 24 na po mga kapatid. At tayo ay nalalapit na sa pagtatapos ng Marso. No? At papasok na tayo sa buwan ng Abril. At anyway po mga kapatid, kahit ganyan, ay naranasan pa rin naman natin at patuloy na naranasan ang pagsama sa atin na ating Panginoon at kanyang patuloy na paggabay. Yan. Binabati namin kayo ng isang magandang umaga at ating pong batiin mga kapatid, ang ating pong mga kapatid na narito sa ating pong comment box. No? At ang pinakauna nga po dito ay si Beth Galang. No? Kayo ang ating mga buhok. Yan. Happy blessed morning, Sunday morning to our beloved Pastor Bo, Pastor Joby, Pastor Erico, Pastor Marlon, Pastor Nelven, na siyang ipinadala ng Panginoon upang maghatid ng bread of life sa atin. May God bless us all. And thank you, bayan. Okay, take care pala. Yan. Okay, eto naman po, sabi ni Sister Mel Bacon, blessed morning, Pastor Bo, Fiedacan, Pastor Erico Viernestrono Jr., Pastor Joey Diocampo, Pastor Marlon Ramirez, and everyone. Thank you, Lord, for the success of our medical mission last Friday at Lukban, Quezon. Yan. O, talagang masalamat tayo sa pagtulong ng ating Panginoon, pag-iingat ng ating Panginoon sa inyong grupo, Doc Mel, at nawa ay patuloy kayo na maglingkod sa ating po mga kababayan. At ito naman po si Sister Jocelyn De Leon. No? Happy Sunday morning to everyone. May God bless us all. Stay healthy and be safe at all times. Greetings from Maligaya Church. No, no. Huwag po natin kalimutan mga kapatid. Thank you very much Sister Jocelyn. No? Huwag po natin rin kalimutan mga kapatid na atin na pong i-share ang ating pong program. No? Ako nga po pala mga kapatid ay nandito sa Savoy Hotel. No? Kasi nagkaroon po kami ng media summit mula pa nung Friday at hanggang ngayon ay nandito pa po at mamaya-maya ay uwi rin kami before lunch. No? Kaya patuloy po natin ipananangin, nandito po ang mga administrators ng ating po mga missions and conferences kasama ang mga communication director at ang focus po dito ay yung evangelism, media evangelism at Hope Channel and AWR. So atin po pinapaigting mga kapatid, ng atin po mga programa online
para po ito ay maging daan na marami ang makatanggap ng salita ng ating Panginoon. So huwag po natin kalimutan i-share na po mga kapatid, no, yung ating pong program at ating po yung imbitahan ang mga ating pong mga kaibigan, mga non-Adventist natin, mga kaibigan para po makapakinig din sila at makasama natin sa pananalangin. So ito pa po mga kapatid, si Sir Presi Alimurong bumabati mula Balibago, Pampanga. No, thank you very much, Sister Presi. Sister Hanalet Mercado ay nandito rin po. Yan. So huwag po natin kalimutan rin, mga kapatid, sa Sabado na ang ating pong online program. No? At ating pong hinilingan ng ilan sa ating pong mga tagapakinig, tagasubaybay, masugid na tagasubaybay na magbigay sila ng testimony. No? Sa ating po yung hintayin, no, abangan sa ating pong program. Ang ating pong speaker po, mga kapatid, ay si Pastor Parulan. No, siya po ang maghahati ng tinapay ng buhay. At makakasama rin po natin si Pastor Jerry Cahobe. No, at siya po ay magbibigay ng isang lecture para sa atin. At nandito rin po Sister Estrella San Juan. No, good morning, Pastor Erico, Pastor Bong, Pastor Marl, Pastor Joey and everyone, God bless us all, watching from Lagro, Quezon City. At Sister Nona Parolan Irwin, galing po sa Darwin, Australia. No, good morning po sa inyo, Sister Nona. Kasama rin po natin si Marlene Quintos Balane. No? Blessed Sunday morning, ang sayo po niya. Sister Peralta Restore ay kasama rin po natin. Sister Rodora Casani, no? Ay kasama rin po natin. Sister Betty Luces ay bumabati rin sa atin ng isang magandang umaga. Pati Sister Rosalinda Marasigan at Sister Leonica Moralcano, si Brother Renato Jimenez at Sister Beth Martin Tianco Galang. No? So thank you po mga kapatid. At yan ang pasimula natin pagbati. At tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon. Ngayon po ay dako tayo sa ating pong quotation, no, na makikita po natin sa Prayer Book 209, paragraph 4. Yan. Ito po ang sabi, mga kapatid. No, true reverence for God is inspired by a sense of His infinite greatness and a realization of His presence. With this sense of the unseen, every heart should be deeply impressed. The hour and place of prayer are sacred because God is there. And as reverence is manifested in attitude and demeanor, the feeling that inspires it will be deepened. Holy and reverent is His name. The psalmist declares, angels, when they speak that name, veil their faces. With what reverence then should we who are fallen and sinful take it upon our lips? No? Napakaganda po mga kapatid kung nasaan tayo nananalangin, saan tayo sumasamba, nandun ang ating Panginoon. Okay? So ang ating pong pagsamba mga kapatid, yung mga lumalabas ating pong mga bibig, ay kailangan, ito po ay merong pagsamba sa ating Panginoon. May reverence sa ating Panginoon because His name is sacred. No? May mga time po, mga kapatid, no, basta-basta na lang natin nababanggit ang pangalan ng ating Panginoon na hindi man natin tinitingnan, no, yung ating pong puso na basta lang na nabanggit natin at ito ay basta na lang nasabi po natin. So kailangan po, mga kapatid, na sa ating pong pagsamba sa pananalangin ay laging nandun yung paggalang natin sa ating Panginoon, yung reverence natin sa ating Panginoon. At binabanggit po dito mga kapatid, no, na kahit yung mga anghel, no, sila po ay tinatakpan nila yung mukha nila. So how much more ang sayo po sa atin na tayo po ay makasalanan, ay takpan rin natin o tayo po ay ayumuko na may pagpapakumbaba sa ating Panginoon sapagkat Siya ang Diyos na lumalang sa bawat isa sa atin. Pero minsan, mga kapatid, no, inaano natin, in-equate natin yung relationship natin sa ating Panginoon parang Diyos Ama. No? At ating tinitingnan na Siya ang aking Ama.
kahit ano ang sabihin ko sa aking Ama, open ang ating Panginoon. O nakikinig po ang ating Panginoon sa atin. Pero kapag kayo ay nakikipag-usap sa iyong Ama dito sa lupa, tinuturuan pa rin tayo na gumalang sa ating po mga magulang. No? Kami ay hindi pa rin naaalis yung word na po at opo. No? Doon sa pakikipag-usap sa magulang. Ibig sabihin, we still respect them. Although, na meron tayong magandang relationship sa ating po mga magulang, tayo ay mahal ng ating mga magulang, tanggap tayo kahit ano ang ating pong gagawin, pero there's still reverence. Meron pa rin paggalang tayo sa ating pong mga magulang. So how much more if may paggalang tayo sa ating pong Ama dito sa lupa, how much more ang sa Ama natin sa langit na tayo po ay lumapit sa Kanya na may pagpapakumbaba, na tayo po ay nagbibigay ng ating pong pagsamba sa Kanya, at tayo po ay lumalapit na mayroong paggalang sa ating Panginoon. So, kaya naman, sa ating pong mga pananalangin, sa ating pong pagsamba, let us always think that the praises that we have in God should manifest in the way we act. Especially kung nandun tayo sa bahay-sambahan na ating Panginoon. Sumasamba tayo sa church. Minsan, kailangan po maturuan po natin yung ating po mga anak, yung mga kabataan, na ang simbahan ay hindi basta-basta lugar lamang na parang Jollibee o parang McDonald's o kaya parang park. There should be reverence because the presence of God is there. Okay? So yan po mga kapatid, ang ating pong quotation ngayon. So bago po ito, no? Kung meron kayong mga reflection, ilagay niyo lang po yan sa ating pong comment box, no? At ating po yung babasahin maya-maya. So tayo po ay yubuko para po sa panalangin. Ama na yung banal, Diyos, na nasa mga langit ka, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Patuloy ang aming pong pasasalamat sa inyo. Ang aming pong hiling, Panginoon, samahan po kami sa aming pong programa. At kayo po ang siyang mangunan sa amin. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So yan po mga kapatid, ngayon ay dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ang ating pong tagapagsalita ay si Pastor Nelven Alavanza. No, siya po ay isa sa mga pastor po natin dito sa Central Luzon Conference. Siya po ang maghahati ng tinapay ng buhay. Pero bago po na siya pakinggan, let us listen to the song by the Visionaries. At ang kanila pong aawitin ay Blessed Redeemer. Nawa po maging pagpapala sa atin ang programa natin ito sa umaga po ito. God bless po sa inyong lahat. On God.
Umaga sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Nawa saan man kayo naroroon ngayon ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon pong umaga na ito ay maikli natin pag-aaralan ang tinatawag na genuine faith. Yan. Ano yung genuine faith na ito na binabanggit sa banal na kasulatan? At ang ating sentro ng ating pong pag-aaral mga kapatid ay dito po sa 2 Timothy. Yan. Sa 2 Timothy na dito po si Apostol Pablo ay minimentor niya si Timoteo. Na ang unang pagmimentor niya ay yung pong pananalangin. Yan. Ang pagmimentor niya dito kay Timothy ay palaging manalangin sa Panginoon. Dahil ang panalangin mga kapatid ay nagbibigay ng lakas upang patuloy na manampalataya. At yung tunay na pananampalataya ay makikita sa ating pong mga buhay. Yung pong pinakakitext natin ay dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Sabi po dito, to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. So dito si Timothy, yung nanay niya, yung lola niya, ay merong tunay na pananampalatay sa Panginoon dahil palagi silang nananalangin upang pagtibayin ang kanilang pong pananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo, yan din ang aking nakikita sa iyo na merong kang tunay na pananampalataya. Bago tayo dumako doon, ano sa maikling panahon na ito na pinagkalob sa atin for 15 minutes, ano po yung mga pananampalataya? Faith that displeases God. Meron bang ganun? Yung hindi nakalulugod sa Panginoon na pananampalataya? So ibig sabihin, hindi lahat ng pananampalataya nais ng ating pong Panginoong Diyos. Hindi lahat ng pananampalataya ay nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Meron palang ganun? Ano-ano kaya itong mga pananampalataya na hindi nakalulugod sa ating pong Panginoong Diyos? So ating buksan ang ating pong banal na kasulatan. Unang-una dito sa ating pong listahan, little faith. Ano ang sabi dito sa 6:30 ng Mateo? Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you little faith? Ang sabi po dito ng ating pong Panginoong Jesus. Eh yun nga, mga damo ay binubuhay ng ating Panginoon Diyos. Binibihisa ng Panginoong Diyos. Kahit sa mga susunod na panahon ay siya ay matatapon sa siya ay aapuyan. How much more na tayo na maliliit ang pananampalataya, di ba? So nadidisplease ang ating pong Panginoong Diyos kapag hindi kalugod-lugod sa Panginoon yung maliit nating pananampalataya. Dapat palakihin natin ang pananampalataya natin. Sabi pa dito sa 8:26 ng Mateo, but He said to them, why are you fearful, O you little of faith? Then He arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So ayon ng Panginoon yung maliit ang pananampalataya. Noong sila ay nasa bangka, dun sa Sea of Galilee, nagkaroon ng malaking bagyo. At yung mga disciples, kahit na kasama nila ang Panginoon, nagmula silang malaking pananampalataya. Kasabi ng Panginoong Jesus, bakit kayo natatakot mga maliliit ang pananampalataya? So kapag ka tayo ay fearful, kapag ka tayo ay nag-aanindangan, maliit yung ating pananampalataya. Kinakailangan, mga kapatid, hindi tayo nagda-doubt sa Panginoong Diyos. Hindi tayo natatakot. Kasama natin ang Panginoong Diyos na tapat sa bawat isa sa atin. Ang sumunod naman, mga kapatid, na hindi nakalulugod sa ating Panginoong Jesus na pananampalataya ay yung pong tinatawag na pananampalatayang patay. Yan. Dead faith. Ang sabi po dito sa James chapter 2 verse 17, thus also said by itself, if it does not have works, is dead. Yan. But do you want to know, a foolish man, that faith without works is dead? Ayan, ang sabi po dito, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At hindi ito nakalulugod sa ating pong Panginoong Diyos. Kailangan yung pananampalataya natin ay gumagawa. Gumagawa yung ating pong dapat na pananampalataya. Yan. So yan po yung ilan sa mga hindi nakaka-please sa ating Panginoong Diyos na mga
pananampalataya. Meron pang demonic faith. Ano ba itong demonic faith na ito? You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. Ano daw po yung demonic faith, mga kapatid? Yung naniniwala na merong Diyos. Pero hindi naman nananampalataya sa Panginoong Diyos. Hindi naman gumagawa sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Ang sabi po dito, ito ay demonic faith. Bakit demonic faith? Kasi parehas lang kayo ng mga devil na naniniwala na may Diyos, pero hindi nananampalataya, hindi gumagawa na may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi pa dito, sa Mark 1:24 saying, let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Ang sabi po dito, no? Noong merong inalihan ng demonyo, yung pong sumanib doon sa lalaki ay nagsalita. Ang sabi ay, kami ba'y iyong papaalisin? Ikaw ba si Jesus na Nazareth? Kilala nila yung si Jesus Christ, eh. Kilala na ng mga demons si Jesus Christ. Papaalisin niyo ba kami? Papaalisin mo ba kami? Sisirain mo ba kami na ikaw ay anak ng Diyos na banal? No, kilala ng mga demonyo si Jesus. Pero hindi nananampalataya kay Jesus. Marami ang mga tao na nananampalataya, naniniwala na may Diyos, pero hindi nananampalataya kay Jesus. Hindi gumagawang pananampalataya. Ang tawag doon ay demonic faith. Ayan po mga kapatid. Paano natin mapapalago? Ano yung mga pananampalataya naman na nakalulugod sa ating pong Panginoong Diyos? Ito po ay biblical mga kapatid. So unang-una, faith that is strong, faith that is a strong conviction in things unseen. Ibig sabihin mga kapatid, mayroong paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Dahil ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang mga bagay na hindi nakikita, ito ay pansamantala. Sabi dito sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ayan. Sabi dito sa verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ayan. Paano mo makikita? Paano mo mahanap ang hindi mo naman nakikita? Hahanapin mo ba yung alam mong hindi mo naman nakikita? Sa mga bagay-bagay, pwede. Yung mga material na bagay, pwede mong kalimutan na lang yung mga bagay na hindi mo naman nakikita. Huwag mo nang hanapin. Pero ang Panginoong Diyos, bagamat hindi natin nakikita, kailangan natin siyang hanapin. Bakit? Dahil ang ating Panginoong Diyos ay matatagpuan natin. Ayan ang sabi po dito sa Banal na Kasulatan. At ang tunay na pananampalataya, nakalugod-lugod sa Panginoon, hindi man natin siya nakikita, hindi man natin siya na-witness, pero sinampalatayanan natin. Yan. Sabi pa dito, ano po yung faith that pleases God? Faith that believes God raised Jesus from the dead. Yan. Naniniwala na nananampalataya na si Jesus Christ ay muling nabuhay. Sabi dito sa 10:9 ng Romans, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Ang sabi po dito. Nananampalataya na si Kristo ay muling nabuhay. Yan, muling nabuhay. Ano ang sabi ni Jesus Christ kay Tomas? Ano? Kasi sabi ni Tomas, hindi siya naniwala na si Jesus Christ ay muling nabuhay. Ang sabi niya, kung mahawakan ko ang kamay ng Panginoon na may butas, sa iyong kanyang palad ay mayroong butas, mananampalataya ako na nabuhay muli si Jesus Christ. Noong nakita niya na si Jesus at nahawakan ni Tomas yung kamay ng ating Panginoong Jesus, ang sabi ni Tomas, Diyos ko, Panginoon ko at Diyos ko. Ang sabi ni Jesus Christ, ito ang reply niya sa verse 29 ng John 20. Jesus said to him, Tomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Ayan po ang nakalulugod sa Panginoong Diyos. Yung mga nananampalataya kahit hindi nakakita. Yung mga nananampalataya na si Kristo ay muling nabuhay. Ayan. At syempre, ang nakalulugod din na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, nananampalataya na si Kristo ay muling babalik sa ikalawa.
na yung kanyang pangako ay kanyang tutuparin, katulad doon sa John chapter 11 na isa sa doon sila Martha, yung po mga kapatid ni Lazarus, na nananampalataya na mayroong pagkabuhay na maguli. Yun yung pananampalataya na genuine, mga kapatid, na nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Now, the question is, sa ating pong last part ng ating pong pag-aaral ngayong umaga na ito, ay paano natin madidevelop ang ating pong pananampalataya? Yung tunay na pananampalataya, paano natin madidevelop, mga kapatid? So, unang-una, through the Word of God. Sabi dito sa 10:17 ng Romans, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ang sabi po dito, comes by hearing and by the Word of God. By hearing of the Word of God, ang sabi po dito, mga kapatid. So, para ma-develop natin ang pananampalataya, kinakailangan na tayo ay nagbabasa, nakikinig ng salita ng Panginoon. Kung kayo ay inaantok sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, pwede rin naman pakinggan, di ba? Dahil meron naman mga audio Bible na pakarami dyan sa YouTube. Ang sabi dito sa 1 John 5:13, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Ang sabi po dito, mga kapatid ko, sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos, na didevelop yung pananampalataya natin na si Jesus Christ ay anak ng Diyos, na si Jesus Christ ay ating Panginoong Diyos na namatay at muling nabuhay at babalik sa bawat isa sa atin, na siya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na didevelop ang ating pong pananampalataya. Through the family of God, ang sabi po dito, paano na develop ang genuine faith? Sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. Ano pong sabi sa pinaka-text natin sa 2 Timothy 1:5? When I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Yan, sa family ng Panginoon na didevelop ang tunay na pananampalataya. Kaya sa may mga anak, sa may mga pamilya, mga kapatid, ano, ay ating pong turuan ng pananampalataya ang ating pong mga anak. Si Timothy, naglingkod sa Panginoong Diyos, may tunay na pananampalataya dahil yung kanyang lola, yung kanyang nanay na nampalataya sa Panginoon. Bata pa lang siya, tinuruan na siya ng kanyang lola at ng kanyang mahal na nanay. So, through the family of God, mga kapatid, sa loob ng pamilya, nadidevelop ang pananampalataya. So, proven na yan. No, proven na yan. Ako ay laki sa pamilyang Adventist. No, palaging naglilingkod sa Panginoong Diyos. Doon na-develop yung pong pananampalataya hanggang sa lumaki na lumaki. Kaya wag natin pababayaan ang ating pong mga anak. Palakihin natin yung chance na sila ay nasa Panginoon. Yan, palakihin natin yung chance na sila ay nasa ating Panginoong Diyos. And siyempre, through walking with God, na-develop ang pananampalataya sa pamamagitan ng paglakad natin kasama ang Panginoong Diyos. Katulad ni Abraham. Sabi po dito, therefore, sabi sa Galatians 3:7, therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham. So si Abraham ay isa sa mga mananampalataya. No? Yung mga nananampalataya ay mga anak ni Abraham. Dahil si Abraham ay lumakad kasama ang ating Panginoon. Enoch walk with God also, ang sabi diyan. Sabi dito, si Abraham, mga kapatid, hinayaan niya na ang kalooban ng Panginoong Diyos ang mamalagi sa kanyang buhay. Hinayaan niya ang kalooban ng Panginoon ang magbigay sa kanya ng karunungan. Hinayaan niya ang Panginoon na manguna sa kanyang buhay, mga kapatid. Yan ang tunay na pananampalataya. Hindi natin dinidiktahan ng Panginoon kung ano ang gusto natin mangyari sa ating pong buhay. Hindi tama yun. Ang kinakailangan, ang Diyos ang magdikta ng ating pong mga buhay, mga kapatid. Kaya para ma-develop natin ang ating pong pananampalataya na nakalulugod sa Panginoong Diyos, hayaan natin ang Panginoong Diyos ang gumawa sa ating pong mga buhay, mga kapatid. At sabi dito sa panghuli, sa 2 Timothy chapter 3,
I thank God whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did, as without ceasing I remember you in my prayers, night and day, greatly desiring to see you, being mindful of tears, that I may be filled with joy. So si Apostol Pablo, mga kapatid, no, ay pinapanalangin niya si Timothy na magkaroon ng patuloy na pananampalataya na nagmumula sa ating pong Panginoong Diyos. So here, ito po yung pinakagusto kong message. Tayo mananampalataya na nakakakilala sa isa't isa. Ang pinaka the best para ma-develop ang pananampalataya ng bawat isa ay magdalanginan. Ayan. Magdalanginan, hindi magsiraan. Magdalanginan, hindi yung magchismisan. Magdalanginan para lalong tumatag yung ating pananampalataya. Nakakahiya na kapag tayo ay mayroong dinalang bisita sa church after divine service, no, ano nang gagawin mo? Magpapatlak, of course. At marinig yung bisita natin na after divine service, ay nagchichismisan lang at hindi nag-worship sa Panginoon. Hindi nagdadalaw at hindi nananalangin. Mga kapatid, pinapasukan tayo ng kaaway kapag gano'n. Kaya, tama ang sinasabi dito sa 2 Timothy. Si Apostol Pablo, idinalangin niya si Timothy. Tayo mga kapatid, sino ang ating idinadalangin na patuloy na magkaroon ng genuine faith? At sino kaya yung nananalangin para sa mga pastor sa amin? Kayo'y kasama sa aming panalangin, mga kapatid. Magdalangin lang tayo para ma-develop yung pananampalataya sa atin na nakalulugod sa ating pong Panginoon. So, lumulumagpas tayo ng 1.5 minutes. So salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. At good morning po. Patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon at patuloy na ang ating dalangin ay dinggin ng Panginoong Diyos ayon sa kanyang kalooban. God bless po sa inyo pong lahat. Maraming salamat po, Pastor Nelven Alavanza, sa inyong magandang mensahe. No? Talaga po, mga kapatid, kailangan natin ng pananalangin. Kaya nga po, dapat tayo sa ating pong buhay ay sanayin natin na tayo po ay laging nananalangin. No? Ang prayer po ay hindi po option. No? Hindi po ito parang, kung may time tayo, mag-pray tayo. O pag wala tayong time, hindi tayo makakapag-pray. Ginagawan po ng paraan, mga kapatid, nilalagyan ng oras ang mga pananalangin. Hindi lang po, ay pwede ko manalangin ngayon, may time pa ako, naghihintay lang naman ako. Hindi po ganun, mga kapatid. Kailangan po ay nilalagay natin na yung pinakamagandang oras ng ating pong buhay, nilalagay natin sa pakikipag-usap sa ating Panginoon at sa pananalangin. No? Kaya naman sa ating pong buhay, mga kapatid, huwag po natin kalimutan din na ipanalangin hindi lang tayo, hindi lang yung pamilya, kundi ang mga tao nasa paligid natin. Especially, those who are sick, who are shut-ins, no? Yung mga nangangailangan po ng tulong talaga ng ating Panginoon. Sabi nga po ni Ellen White, a prayer is not bringing God down to us, but bringing us up to God, mga kapatid. So, ibig sabihin, tayo po ay nalalapit sa Panginoon. No? Iba po yung, Panginoon, lapit ka sa akin, tulungan mo ako. Iba naman yung tayo ay lumalapit sa ating Panginoon at tayo po ay nananalangin. Pinapakita po natin na ang kapangyarihan ng ating Panginoon, mas makapangyarihan ang ating Panginoon. Naalala niyo siguro noong unang panahon, mga kapatid, no, binabanggit sa atin na ang atin daw pong mundo noon, ang alam nila, yung sun po kasi ay di ba gumagalaw yung sun mula sa pagsikat ng araw at saka sa paglubog ng araw. No, ang naiisip noon, ang understanding noon, ang belief noon na yung sun o yung araw ay umiikot sa ating pong mundo, no? Hanggang sa napatunayan na tayo po pala ang umiikot sa sun. Okay? At tayo ang sun, yung araw po, mga kapatid, ang siyang nagpapanatili sa atin na tayo po ay umiikot, no, sa araw, no? Pero ito po, mga kapatid, ay likha ng ating Panginoon. Yan yung design ng ating Panginoon. So ibig sabihin, ang nagpapanatili, no, ng kapangyarihan na tayo po ay umiikot sa sun ay dahil na rin sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, ang sun ba ang lalapit sa atin? No, tayo po yung umiikot. Dahil mas malaki po, mga kapatid, na di habak ang araw kaysa sa mundo natin, sa earth.
So ganun din po mga kapatid. Ang panalangin ay naglalapit sa atin, patungo sa ating makapangyarihang Diyos. At tayo po ay kailangan magpapakumbaba. At ganun din, akayin po natin ang marami, no, na manalangin at humarap sa ating Panginoon na may pagpapakumbaba. Okay? So kung meron kayong mga reflections mga kapatid, no, ilagay niyo lamang yan sa ating pong comment box at ating po yung babasahin. At meron na nga po dito, may ilan po dito na nagbigay ng kanila pong reflection. No? Ang una dito ay si Sister Betty Luces, no, tungkol po dun sa quotation natin po kanina. Ito po ang sabi, good morning Pastor Bong Fiedacan. Maraming salamat sa magandang quotation mo sa umagang ito. Patuloy tayo, pinaalalahanan na tayo, patuloy nating galangin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin at mayroon kasamang pagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoong Diyos. At sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan at patuloy tayong kumapit sa ating Panginoong Diyos at manatili at manalig sa ating Panginoong Diyos. No? Tama po mga kapatid na tayo po ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon at manalangin. So maraming salamat Sister Betty Luces. No, eto naman po. Ang sabi ni Sister Mabel Lapatero. Amen. Salamat pa sa buong pinaka sa quotation. Nagpapaalala na sa panahon ng prayer nawa ay ang ating mga puso nakasentro at buong pusong nagpapakumbaba sa ating Panginoong Diyos. Bigyan ng mataas na paggalang at sumunod sa kanyang kalooban. No? Tama po mga kapatid. Dahil tayo ay nilikha at nilalang ng ating Panginoon, tayo rin naman ay magpakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Okay? Thank you very much, Sister Mabel Lapatero. Ito naman po ang sabi ni Sister De La Peña Tess. No? Thank you, the nice message. Amen po ng true mananampalatayay. Hinding-hindi nag-aalinlangan sa Diyos, fully, no? dependent siguro yun, on Him, no matter what. God bless po. And so, thank you very much, Sister De La Peña Tess, sa iyong reflection. Okay? Marami dito na mga nag-amen at sila ay nagpasalamat sa mensahe ni Pastor Nelven. At ito naman po, no, sabi naman ni Sister Mabel Lapatero, salamat Pastor Nelven Alavanza sa message. Nag-remind sa atin na mabilis tayong magsabi na may faith pero hindi nananalangin. Papasok sa church pero nagmamadali din umuwi at hindi makasama sa mga kapatiran, lalong tinatamad din manalangin. Kailangan natin faith and obedience at iba pa na lumago tayo sa tayo spiritually. Okay? O nga po mga kapatid, no? Napaka-importante mga kapatid na sa ating pong buhay, maging totoo po tayo. Kung ano yung nasa loob natin, sabihin po natin. At napaka-importante din na alamin natin lagi at panatibihin natin na ang laman ng puso natin ay ang ating Panginoong Diyos. No? At siya ang magbibigay sa atin ng pagpapakumbaba, ng kapayapaan, at ng patuloy na tiwala sa ating Panginoon. Now, ito naman po ang sabi ni Sister Amelia Jordescal. Salamat po, Pastor Nelven, sa magandang mensahe na ibinahagi po ninyo. Manalangin ng walang humpay upang ang ating faith ay lumago. Magbasa ng salita ng Diyos upang malaman natin ano ba ang mga ginawa ng ating mga ninuno at sila ay may genuine faith sa Diyos katulad ni Abraham. No? Tunay na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Binago tayo upang maging karapat-dapat tayo sa Panginoon. Yan. Salamat po and God bless us all. No? So yun po mga kapatid. No? Thank you very much Sister Amelia Georgescal. No? Talaga po mga kapatid, sa ating pong panalangin, pray without ceasing nga po. No? Kumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon at tayo po ay maging katulad ng ating Panginoon. Lumago tayo sa ating po mga pananampalataya at tayo po mga kapatid ay patuloy na humawak sa mga pangako ng ating Panginoon dahil siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Huwag po nating hayaan mga kapatid na sa ating pong buhay
ay maging malayo, kundi lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon. Okay? So, meron pa ba? Ito, reflection. Sabi naman po ni Sister Betty Luces, good morning po, Pastor Nelven. Maraming salamat sa magandang mensahe mo sa umagang ito. Amen po. Tunay na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Patuloy nating hingin ang gabay ng Banal na Espiritu sa ating Panginoong Diyos na mag-develop sa ating pananampalataya. Lagi tayo makinig at mag-aral ng kanyang banal salita na ito, ang gabay ng ating pananampalataya upang magpatibay sa ating relationship sa ating Panginoong Diyos. Lamang patuloy tayong manalangin at manampalataya sa ating Panginoon. Okay? So, lagi po nating hingiin ang patnubay at gabay ng ating Panginoon. Tayo po ay lalago sa ating pong mga pananampalataya. Maraming salamat, Sister Betty. Ito naman po ang sabi, Sister Leonica Muralcano. Thank you, Pastor Nelven, for a strengthening message. That we can only have faith in God if we know Him very well through reading the Bible and constant prayer. Faith strengthens our relationship in God and Christian life. Okay? So talaga po mga kapatid, no, ang buhay po natin, kapag tayo po ay laging nakatuon sa example natin, which is Jesus Christ, ay we can be changed, no, by constant beholding po talaga, we are changed. At sa magitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan, no, sabi po dito ni Sister Leonica, ay yung tayo lumalago at tayo po ay lumalago rin sa pananalangin. Ang communication po mga kapatid, laging sinasabi sa atin ay two-way. No? Kapag tayo nananalangin, tayo po ay nagsasabi ng ating pong saloobin sa ating Panginoon. At kapag tayo naman ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ating pong napapakinggan ang mga salita ng ating Panginoon. Okay? Constant ang ating Panginoon, hindi po siya nagbabago. Kaya ang kailangan po natin, kung ano yung sinabi niya, no, sabi doon sa awit, no, God said it and I believe it. No, ganun po talaga mga kapatid. Tayo po ay makinig sa salita ng ating Panginoon at paniwalaan po natin ito. Okay? So thank you very much, Sister Leonica. No? Okay. Ito naman po ang sabi ni Sister Presi Alimurong. No? Amen, Pastor Nelven. Yan. Salamat po sa magandang mensahe sa umaga ito. Tama po kayo, Pastor, ang panalangin napaka-importante sa ating pong buhay at magdasal po tayong may kasamang pananampalataya at lagi pong magbasa ng banal na salita ng Panginoon. Na thank you po sa pagbasa. God bless po. No, thank you very much, Sister Presi Alimurong. Yan. At tayo po ay napaka-importante mga kapatid talaga na lagi tayong nananalangin. Okay? Ito naman po ang sabi ni Sister Rosana Valiescas Elcano, no? Amen. Thank you po sa magandang at inspiring message, Pastor Nelven. Prayer is the best. Ito po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin, no? Lumalayo ang ating kaaway kung anytime tayo na nanalangin at magpakumbaba at magtiwala sa Kanya. Thank you po and God bless sa inyong family at ministry. No? So, ito po mga kapatid, no, napakaganda ng sinabi sa atin dito ni si Sister Rosana, Rosana Elcano, na talaga pong tayo lumapit at nagbibigay ng kalakasan sa atin ng ating Panginoon. Okay? Meron pa po ba? Ito naman po, sabi ni Sister Rio, no? Rio Rose, Gabayaran Purpose. Yan. Amen, Pastor. Prayers help you stay grounded, have gratitude, and reminds you that you are a part of God and living His values on earth. Prayer is our strength and power from our Heavenly God. No, talaga po mga kapatid, ipapalakas sa atin ang ating pong mga pananalangin at tayo po ay patuloy na
pag nagbibigay tayo at naglalaan tayo ng panalangin, papalapit tayo sa ating Panginoon at nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating pong mga puso, no? Sabi naman po ni Sister Yoli, Sehera, no? Ito na po siguro yung last. Hindi ko po alam kung meron pang hahabol. Amen, Pastor. Prayers help you stay grounded. Ay, teka, sandali po. Ito pala. Yan. Okay. Yoli Sehera. Yes po, amen. Ang panalangin ay mabisang sandata upang tayo ay maging matatag, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Okay? So talaga po mga kapatid, alam nyo, ito po ay lagi natin pagpuunan ng pansin dahil sa pagbidupating tayo ng mga problema. Usually, ang nagiging reaction po natin, ano pa naman to, ang dami naman mga problema. No? Yun po ang nagiging reaction. Pero kapag tayo po ay nananalangin, mga kapatid, at atin pong inilalagak yung atin pong mga problema sa ating Panginoon, we can sense the peace. No? At ang ating Panginoon ang nagbabago ng ating pong perception, yung ating pong pagtingin sa ating pong buhay. Kaya nga po yung binanggit sa atin na prayer brings us up to God, to the presence of God. Ano ba yung presence ng ating Panginoon? Nasaan po ba siya? No? Siya po ay nandun sa magandang kalagayan, is in the good place. Peaceful ang mga tao, mga anghel na malapit sa ating Panginoon. Okay? At ito po ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan din naman sa ating pong buhay. Okay? So yan po mga kapatid, meron pa ba tayong... Yan, sabi naman po ni, ito na, prayer request na pala ito. Yan, okay. So, yan po mga kapatid, no, ang ating pong mga reflection na ibinigay po sa atin ng ating mga kapatiran. Meron pa ba? Amen. Yan. At ngayon po, idadako tayo sa ating pong mga pananalangin. No, na ang focus ng prayer po natin ngayon mga kapatid, ay ang ating pong mga kapatid na may mga karamdaman. O yan po ang ating pong mga ipapanalangin sa umaga po ito. Meron po tayong around 41, no? 41 prayer request. At ito po ang idudulog natin sa harapan ng ating Panginoon sa pananalangin. Okay? So ngayon po ay tayo po ay yumuko para po sa panalangin. Ama na ay banal Diyos na nasa mga langit ka sa umaga po ito, kami po ay lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sa magandang mensahe na amin pong narinig. Amin pong patuloy na itinatalaga ang amin pong mga buhay sa inyo. Amin pong hiling Panginoon, kayo ang siyang manguna at patuloy na magpala sa amin dahil kayo ang siyang Diyos na alam namin na patuloy na nagmamahal sa amin. Sa umaga po ito, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan na kami ay ni-remind po umuulit sa pamamagitan ng mga pananalangin na kayo ang siyang dumidinig. At ganoon din po, kami ay pinapalakas ninyo, patuloy na ginagabayan. At kami pinangako, Panginoon, na makikinig sa inyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyong panalaksulatan at sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig sa mga magandang mensahe na amin pong mapapakinggan. Kaya naman, sa umaga po ito, amin pong iadalangin si Pastor Nelven Alavanza na samahanawa po siya at siya po ay gabayan at patuloy na akayin, samahan. At alam po namin, Panginoon, na kayo ang siyang patuloy na magpapalakas sa kanya sa kanya pong paglilingkod. Kaya po, Panginoon, sa umaga po ito, hinihiling namin ang inyong patuloy na paggabay sa kanya kasama ng kanyang pamilya. Samahan po sila upang maging pagpapala sa kanila pong mga pinaglilingkuran. Nandito po ang aming pong mga pananalangin, Panginoon, aming pong dinadalangin ngayon ang mga kapatid po namin na may mga karamdaman. Ang healing, ang aming pong hinihiling para po kay Aurela Sibugan na masakit po ang kanyang balakang, kay Elisa Maximo Pedris na may rheumatoid arthritis, at po si Gina Casero Cedro na may diabetes, si Filomeno Dava Jr. na meron pong stage 5 chronic cancer. Meron po dadalangin si Perfecto Nelson Tabora, si Ernie Garcia, si Rosalinda Tabora, ganda po si Sara Alaurin, si Teresa Lau, at ganda po si Athena Lapides.
Amin na po nadalangin, Panginoon, sa umaga po ito, ang inyong protection at good health para po kay Gerson. Samahan nawa po siya, pati na rin po si Ruth at saka si Maribel Reyes, ang pagtuloy na pagkapapala at gabay nawa po, kalakasan ang ibibigay po sa kanila. Amin na po nadalangin si Alona Aviles Aizon, na siya po ay pagalingin. Ganun din po si Luz Martinez, si Nilo Napore, si Eddie Perez, pati na rin po si June Valiescas. Alam po namin, Panginoon, kayo ang siyang makapangyarihang Diyos na baka pagpapagaling sa kanila. Amin po nadalangin si Marieta Villafuerte Luzuriaga, si Imelia D, pati na rin po si Reynaldo Tolentino, at sila Bernadette Duque, James Kenneth Labordes, si Kua, si Augusto Lee, na sila po ay patuloy na samahan at gabayan sa kanila pong karamdaman. Meron po dadalangin si Grace Bumatay Lubrica, pati na rin po si J. Almirol, si Marlito Mendez, at si Bonbon Eguizo, na meron pong bone fracture dahil po sa motor accident. Alam po namin, Panginoon, na sa inyong kapangyarihan sila po ay makakaranas ng kagalingan. Amin po dadalangin si Benok Marasigan, na siya po ay nagsiselebrate ng birthday ngayon. Nawa po ay siya po ay samahan, gabayan, bigyan pa ng maraming buhay sa kanya pong paglilingkod at patuloy na kayo ay mahalin at patuloy na sambahin. Amin po nadalangin, Panginoon, ang complete healing para po kay Rebecca Dumlao. Siya po ay na-stroke. Kayo po, Panginoon, nawa ang siyang magbigay ng kalakasan sa kanya. Ganun po si Baby Christoph, ay dinadalangin po namin si Juno Guadayano, Guadayo, at si Virgie na mayroon po infection, si Ian at saka si Judith na may mga karamdaman, at si Graham at saka si Justin ay dinadalangin po namin ang complete healing para po sa kanila. Amin po dadalangin, Panginoon, si Ariel Jones na kasalukuyan na inasa hospital. Ang ininawa pong patuloy na gabay ang igawad po sa kanila. Papasalamat po kami at nakalipas ang 49 years na iningatan si Sir Hanelet Mercado na siya po ay nagsiselebrate ng birthday ngayon. At ganoon din po, dinadalangin po namin at pinapasalamatan kayo, pinupuri kayo para po sa anniversary na sumapit para kay Brother Martin Mangabon at kay Maria Luz King Mangabon. Patuloy nawa po sila na bigyan na marami pang pagsasamahan na may pag-iibigan sa kanila pong buhay. Amin rin po dalangin si Jimmy, Jonathan, Eden, Eugene na sila nawa po ay magbalik sa pananampalataya. Ganun din po si Aris, Attorney Aris Marandilla, at si Jerry Nunez, Ebang Sumosot, na meron pong diabetes, si Juscora Estoque, si Pastor Sulier, si Hermila Rivas, si Aisa Alam, pati rin po si Ricardo Ponce, Abel Galarpe, Armando Salcedo, si Ruth Pardinas, ganun po, dinadalain po namin si Smile Limchidel, at si Aida Mendoza. Samahan po sila, Panginoon, at sila po ay pagalingin. At dinadalain rin po namin para po sa spiritual na kalakasan sila Nes Raga Isanan, Rosalinda Alonso, Annabel Manrique, Mary Jane Sasil, Evelyn Fernandez, Lady Liza Malilay, Remy Lynn Dero Libores, pati na rin po si Rose Bielcano, Jason Manrique, si Jason Padilla, Noel Gamis, Jeffrey Madrid, Joseph Bacala, Enrico Masubay, Edison Masubay, Levi Pablo, at ang kanila pong mga pamilya. Ang healing din po ay amin pong idinadalangin para po kay Estrella San Juan. Siya po ay nakakaranas ng sakit sa kanyang pong balakang, at ganun po may allergy ang kanyang pong paa. Hiling po namin ang kagalingan ay ibigay po sa kanya. Amin po nadalangin si Avery Grencio, si Jennifer Grencio, na sila po ay pagalingin, si Lex Kenneth, at ganun din po si Wilma de los Santos, ay samahan nawa po sila at pagpalain sa kanila po mga pangangailangan.
Yadalari po namin, Panginoon, si AJ Perez na siya po ay magkakaroon ng exam ngayong 9 o'clock hanggang 12. Ang inilawa pong katalinuhan, ang igawad sa kanya, Panginoon. At masagustan niya ang mga katanungan ng tama at makakuha ng mataas na marka. Ganun po, aming pong dinadalangin, Panginoon, ang recovery para po kay Volet Emata, kay Winky Contreras, kay Mabel Reyes, kay April Ranz, pati na rin po kay Karina Paragas, Esther Paduga, June Tamayo at si Dindo Ramos. Ang inawa po patuloy na pagpapala ang igawad po sa kanya at sila po ay makaranas ng kagalingan. Nagpapasalamat naman si Sister Vicky Villa na siya po ay nagkaroon ng successful operation at patuloy na rin po siyang hapuin upang patuloy ang kanyang pagpapagaling. Amin po dadalangin, Panginoon, si Sister Lilibet Ladores na siya po ay hipuin ang inyong mapagpalang kamay sa kanya pong karamdaman. Pati na rin po, amin po idinadalangin ang Mediaro Ramirez family. Sila po ay bigyan ng kalusugan din naman. At ang safe pregnancy para po kay Darlene Ho de Guzman, mga bon. At idinadalangin rin po namin si Jello Samuntan at si Princess Jasmine Rose Abilla. Sila nawa po ay samahan, Panginoon, sa kanila pong mga pagdadala ng kanila pong anak, sa kanila pong mga sinapunan. Ingatan po sila, Panginoon, at palakasin. At nagpapasalamat po kami rin sa 50th anniversary na ni Sister Hanalet Mercado. Bigyan nawa po siya ng kalusugan at kalakasan at patuloy na palakasin ang kanyang spiritual na buhay. Alam po namin, ginagamit niya siya sa inyong gawain, Panginoon. Patuloy na maranasan po niya ang kapayapaan sa kanya pong paglilingkod. Amin po dadalangin ng mga frontliners po namin, sila Mariflor Kalalo, na nurse po sa Dubai, si Lin Chan, na isa pong company nurse, maging healthy na po silang palagi sa kanila pong paglilingkod. Pwede po, dinadalangin po namin si Rodora Casani sa kanya pong sakit, sa kanawa po ay hipuin na inyong pagpalang kamay at maranasan niya ang kagalingan. Amin po dadalangin si Afron Israel at Marilis de la Peña na maging maayos ang kanilang relationship at magkaroon ng malakas na spiritual na buhay. Amin po dadalangin, Panginoon, si Nanay Josefina na siya po ay nakakaranas ng sakit sa kanya pong leeg at ulo at tuhod na may samahan po siya. Kundi po si Tatay Rogelio na maging normal na po kanyang BP. Dalangin po namin si Michael na siya po ay gumaling sa kanya pong ubo. Patuloy rin po namin dinadalangin si Ate Nel na may diabetes, si Ate Del na may ulcer, kagalingan para po kay Benji, kay Ate Sally, ganda po kay Angel. At dinadalangin rin po namin ang kagalingan para po kay Ellison. At ganoon din po kay Ryan at kay Kuya Adong at Peping, alam po namin, Panginoon, kayong nakakaalam ng kung ano man ang sakit nila. Kaya alam po namin na sila po ay inyong pagkagalingin. Amin po dadalangin, Panginoon, ang mga commitments, mga transactions ni Bench Apple. Nawa po siya isamahan at kayo nawa po ang siyang magpala sa kanya pong mga gawain sapagkat siya po ay lubos na nagtitiwala at naglilingkod sa inyo. Amin po dadalangin si Rebby Banaag, si Pearl Pabito, Yolanda Libante, Rolando Sarmiento, Arsenio Arce, at ganun din po si Sir Emily Menyes, kanya po ang karamdaman na may hipuin po ang mga kapatid po namin ito upang maranasan nila ang kagalingan. Ipapasalamat po si Sir Elisa Maximo Pedri sa mga natanggap niya sa buong isang linggo na blessing at mabuting kalusugan. At nagpapasalamat po siya, Panginoon, para po kay Eric John Pedris na siya po ay nabigyan ng pagpapala mula po sa kanyang company. Patuloy na po, Panginoon, na samahan at gabayan si Eric. Amin po dadalangin, Panginoon, si Merlito Mendez, si Brother Roy Dili Dubai, at si Sister Hanelet, Ruel Valiescas, at ganoon din po si Reb Paflor at si Julie Sabila. Sila po ay mag-celebrate ng birthday ngayong March. Sila po ay samahan din naman at gabayan.
Amin po dalangin, Panginoon, si Arlene, Tonyo, Charmaine, Richard, Henry, Madeline, si June Halos, si Ryan De Silva, Benjamin Palakol, si Agbayani Halos at Pamatpat Families. Kayo po, Panginoon, mapalakas na wapo sa kanila at patuloy na samahan sila sa kanila pong buhay. Amin po dalangin, Panginoon, si Marisol De Los Reyes, si Precious Mudoy, Susan Puso, Yoli Liwag, Sunil Maximo, June Reyes, Boy Pedris, Grace Reyes, sila po ay pagalingin, Panginoon, sa kanila pong mga karamdaman. Amin na po dadalangin, Panginoon, si Manolet Cabaral, na siya po ay may karamdaman at patuloy na samahan po siya at gabayan, pati na rin po si Salvation, Pangibin, Los Reyes, nawa ay ang inyong presensya ang igawad sa kanya at palakasin, pati na si Salvation de los Reyes sa kanila pong patuloy na pamumuhay. Amin na po dadalangin, Panginoon, si Tony Pedris, Herminio Maraya, Rolando Serrano, Felicissimo Agulay, Hanalat Mercado, at si Adelaida Guadacasa, si Annabel Lim, si Moira Uy, at si Annalisa Tarog. Ang inyo na po patuloy na blessing ang igawad sa kanila, Panginoon. Sinasama rin po namin sa panalangin ang kagalingan para po kay Olen at Christian. Sinasamahan na wa po sila at gabayan. Pati na rin po, niadalangan namin si Nonoy na siya po ay patuloy sa kanya pong pamumuhay, iwas sa hindi magandang mga bagay. Amin rin po nadalangin ang recovery para po kay Sunny Gavino, Felix Lacson, kay Bernice Lacson, kay Merlin Ondoy, kay Athens Manalo, kay Betty Luces, pati na rin po kay Ana Marito Labing, kay Medley Gagula, Boyet Reyes, Teresita Agulay. Amin po na ang kagalingan para po kay Erlinda Hernandez na siya po ay tumataas ang hemoglobin. Ang healing po kay Anthony Bassett at patuloy na kalakasan upang makabalik na po siya sa kanya pong gawain at sa kanya pong trabaho. Thanksgiving po ang aming pong pinapaabutri naman dahil si Sister Rolando Cipriano ay nakalabas na sa hospital. Dalahin rin po namin si Boy Alimurong na sana po ay gumaling sa kanyang infeksyon. Si Riley tuluyan ng maunat, maalis ang kanya pong karamdaman. Amin po na dalangin si Andres Leandro Kaisip na siya po ay pagalingin din nasa Medical City Clark. Ang ininawa pong paggabay, ang igawad po sa kanila. Dalangin po namin ang kalakasan para sa pananampalataya, para kay Abby, kay Hans, Manolet, Andrew, Cabaral, na mapupalakasin po sila, hindi lang po sa kanya lang pangatawan, kundi sa pananampalataya. Ganun po, dinadalangin namin si Sara, Isa, Nina, Karina, Cabaral, na nawa po ay patuloy na sambahan at ang inyo nawa po patuloy na gabay, ang igawa din naman sa kanila. Pati na rin kay Austin at Tienza, ang inyong kapayapaan, ang igawa sa mga kapatid po namin ito. Amin po dinadalangin, Panginoon, si Rosalinda Lorenzo, na siya po ay may high blood. Ang ininawa pong kagalingan, igawad rin po sa kanya. Dalari po namin, Panginoon, ang mga kapatid po namin na mayroon pang mga karamdaman at nakakaranas ng sakit ay samahan rin po, Panginoon. Pasasalamat naman ang amin po ibinabalik sa inyo para po kay John Rankin na nagkaroon ng successful operation. Siya po ngayon ay nagre-recuperate na at patuloy na samahan mo po siya at maranasan niya ang kagalingan. Dinadala rin po namin si Pura Bacinella, si Nancy Holanda, Rosa Batoy, Lito Sabar, at si David Daut, Les Fenton, po Flora Brown, si Ivy De Leon, si Joan Hunt, Sue and John Pierce, si Deborah Blickley, si Roma and Greg Hill. Panginoon, sila nawa po ay patuloy na pagalingin at palakasin. Amin po na dalangin, Panginoon, ang inyong paggabay sa mga kapatiran namin sa Pasig Seventh-day Adventist Church
at sa kanila pong gawain, nawa'y maging pagpapala ito at marami pa ang maangkay sa inyong banal na paanan. Inadalayan po namin si Annie, si Shai, Don, by Violi at si Joshua sa kanila pong mga karamdaman. Pati na rin po si Elma Espanyola na siya po ay guide ng inyong banal na spirito sa kanya pong pamumuhay at siya po ay patuloy na samahan. Inadalayan at nagpapasalamat si Soterania Tanasan Shabot sa pagpapagaling ninyo sa kanya pong anak na nawala na ang stomach ache. At kami po ay umaasa at nagpapasalamat na sa lahat ng aming pong ginagawa ay nakakasama po namin kayo at kayo ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa amin. Muli po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa pagdinig niyo sa aming mga dalangin. Kayo po ay umaasa na sa aming pong buhay ay kayo po ang makakasama namin at kayo ang siyang magbibigay ng kalakasan. Kaya po, Panginoon, papuri at pasasalamat ang binabalik po namin sa inyo. Dahil po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Parang salamat po, mga kapatid, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating po programang 777 Devotional and Prayer. Sa ngalan po ni Pastor Erico Viernes Trono, ako po ay babati sa inyo ng isang magandang umaga. Ano po ay sa ating po pag-uumpisa ng ating po mga gawain sa araw ng linggo na ito, patuloy tayo na magtalaga ng ating pong buhay sa ating Panginoon. Magpakumbaba tayong palagi sa Kanya at tayo ay sasamahan ng ating Panginoon saan man tayo magpunta. Muli po, magandang umaga at God bless sa inyong lahat. Narinig ang tinig ni Jesus, ang tugon ko'y ayo sa kailang at daing ng tao. Ang tugon ko'y ayo, ipabalita ang at ang dakilang pag-asa. At kung ako'y mabigo, Jesus pasaklolo, pagkat ako'y nagpasyanghan.